Mga Kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Espanya sa Maynila at parang alinawin natin ang modified bus ban scheme dito sa lungsod. Makasama po natin ngayong umaga si Vice Mayor Isko Moreno para linawin niya ano nga ba itong mga modification sa kanilang bus ban dito sa Maynila. Magandang umaga po sa inyo, Vice. Magandang umaga, Iban. Nandito tayo ngayon sa, if you're coming from east, the first unloading area na kinikilala ng lungsod na dapat sundin ng ating mga bus driver. At dito po ay papasok sa lungsod ng Maynila yung mga ilang buses o bus company na nag-comply doon sa nire-require natin na magkaroon sila ng terminal, whether pribadong terminal o pag-aarit inuupahan nila, ay makakapasok sila sa lungsod. Vice, maputol ko kayo. Ano, bago ho natin na in-detalye yung modified bus ban, ito hong medyo pag-modify natin in the first place, ito ho ba is our way of meeting halfway? Ika nga, sa mga maapektuhang commuter at gayon din mga bus company. Si Pangulong Mayor Erap is trying to be sensitive enough sa mga hiling ng mga nag-aaral dito sa University Belt at saka sa isang parte ng University Belt natin, which is the southern portion of the city. But not to the extent wherein everybody can traverse or go inside. Meron tayong experimental ngayon na kung saan na mga bus company, hindi lahat ng buses nila ay pwedeng payagan. Kaya po may tagging system po tayong ginawa kung saan na ayon na rin sa datos na tayo po ay umingi sa kanila anong bus nila ang papasok ng Lunes, anong bus nila ang papasok ng Martes, Merkoles, and so on and so forth. Kasi po may mga buses na plate number na kung saan ay meron silang color coding. So kaya po ngayong araw na ito ang inaasahan po natin papasok na mahigit 1,000 buses ang papasok lang sa Maynila ay 166 buses. Okay. So number coding po ito at yung naibabalita po na 10 kada kumpanya, hindi po absolute yung 10 bus kada kumpanya? Hindi po. Okay. Variation po yan sapagkat may mga organisasyon na napakalaki, napakarami at may mga organisasyong kokonte at meron naman mga linya na isa lang ang linya. Meron naman yung iba, napakaraming linya na dinadaanan. Okay. Paki-discuss po natin, Vice, yung mga designated stops. Saan-saan po ito mga ito? Coming from Quezon City, coming from Pasay at yung mga Karatig lungsod po natin. Paggagaling po kayo rito sa Rotonda, ito pong kinatatayuan natin. Ito po yung unang unloading area. Loading and unloading area. Tapos po, dediretso na po sila, paglagpas po nila ng Quiapo, pagbabaho ng bridge, bandang kanan, meron na pong terminal doon. The logic of having terminal is that inohold po sila na may interval na 5, 10, and 15 minutes upang hindi rin po sila sabay-sabay na nag-aagawan. Alam po ninyo, ang problema po talaga ay hindi naman talaga operator. Ang problema po, driver. Kasi o, pag sila o sa kalit lahat pumikap, o pag pick up nung isa, sisingitan nung isa at susunod yung isa, madalit salita o sila mismo nagbabalatubaan. Eh hindi na po pwede yun. Kung kaya nilang gawin sa EDSA yun, hindi po nila kayang gawin sa Maynila yun. Maigpit po kami magbabantay. Yung closed door policy ay i-implement po sa Maynila na talaga po pag hindi loading area, hindi po sila makapag-load. Hindi po sila makakapag-unload. At maghihintay po sila ng pasahero sa terminal. At ang susunod po na loading area ay dito po sa May Luneta. At pagkayari po niyan, diretso na po labas ng Maynila. Same thing, pabalik naman, Quirino Top, Luneta, tapos terminal po ulit, tapos ito po sa tapat naman ng UST, tapos labas naman po ng Maynila. Nabanggit niyo ho, yung mga gawain nila sa EDSA na nakakadulot ng traffic, hindi ubra dito. Ito ho bang scheme na ito, meron tayong balak makipag-coordinate sa ibang mga local government units din para magkaroon ng grand scheme, ika nga, dito sa Metro Manila eventually para ho makatulong na ma-solusyonin itong problema natin sa traffic? Eh kung makatutulong kami sa kanila sa pamamagitan ng pagpaplano, eh siyempre po matutuwa si Pangulong Mayor Erap na makiisa sa kanila. But for the meantime,
we are obligated to attend to our internal problems, which is the traffic, sa within our territorial jurisdiction. At kami naman po, katulad na nasabi ni Pangulong Mayor Erap, ay pwede makipag-isa sa kanila kung sila po ay desidido din na magkaayos-ayos po ang daloy ng trapiko. Siho, may mga umaalma, may mga kumukontra, may mga bago na naman tayo ipapatupad ngayong araw. Baka may mensahe ko kayo sa ating riding public at gayon din sa transport sector natin. Eh, kami po ay dito sa Pamalang Lungsod at si Pangulong Mayor Erap ay kami po yung umaapila sa lahat po ng mga mananakay at lahat po ng mga nagda-drive, whether privado o pampubliko. Kami po sana naman ay makiisa po kayo sa layunin ng ating liderato sa lungsod na kung saan maisaayos ang trapiko. Ito naman po ay para sa ikabubuti ng higit na nakararami. Ito rin po ay para sa inyo. Wala pong pinagkaiba yan na nakasakay nga kayo sa bus pero late pa rin kayo. Pero kung gigising mo kaunti ng mga 15 minutes o 30 minutes, kung kayo papasok sa Maynila para mag-aral o para magtrabaho, eh mas maganda ho kung mas maaga po kayo at malamang ho, ikatutuwa nyo naman kahit do jeep ang sakyan ninyo ay makararating kayo sa takdang oras sa inyong dadakuan. May iba ko, Vice, meron ba tayong class suspension ngayong umaga? Hindi ho maganda panahon natin. So para kita mo naman, iba, nakatatayo pa tayo dito ng walang bubong. So ibig sabihin, tolerable po itong weather na to. But it is not for me to declare if there is school or there is none. It is up to the mayor, and for the meantime, wala pa pong abiso ang ating Pangulong Mayor Erap. So tuloy pa po ang klase. Malinaw yan, mga bata, gising na at may pasok ngayon. Maganda ang dali ng trapiko natin ngayong mga oras ito dito sa Espanya. Maraming salamat, Vice Mayor Esco Moreno. At yan po ang ating ulat mula dito sa Espanya.